Welcome back to my channel! Andito na naman ang inyong lingkod upang magatid ng mga latest at may init na balita. Patuloy pa rin usapin ang mga naganap sa Davao noong mayor pa lamang ang dating presidente na si Tatay Digong. Isinasangkot na nila ito na marami ang iniutos na patayin dahil sa paggamit nila ng droga. Nito lamang nga ay naglabas din ang PDEA na si Kuting daw ay wala talaga sa listahan ng mga nagdrodroga. San kaya nanggaling ang akusasyon ni Tatay Digong? At si Las Cañas nga ay hindi pa rin tumitigil kay VP Inday Sara at patuloy pa rin dinidiin ang Vice Presidente na sangkot nga raw ito sa tukhang noon sa Davao. Ngunit hindi nga uusad ang kanyang mga bintang kung wala naman ang mga itong pinapakitang ebidensya na si VP Sara ang talagang utak ng tukhang. Batay rin sa report, marami ang talagang namatay noon sa Davao dahil na rin sa tukhang. Pero sino nga ba ang pasimuno at nag-utos dito? Palaisipan pa rin talaga ang naganap na ito, lalo na nga at maraming tao ang nasangkot. Kung tunay naman ang sinasabi talaga ni Las Cañas, ilabas na nito ang pruweba at nang magkaalaman na. Panoorin ang video para sa karagdagang detalye at impormasyon patungkol sa nangyaring tukhang noon sa Davao. Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel, Batas with Attorney Claire Castro. Ang pag-uusapan natin ngayon ay yung mga ilan sa mga revelations nitong si Arturo Las Cañas patungkol sa di umanong pagkakasangkot ng mga Duterte sa illegal na droga at sa tukhang. Particular na pag-uusapan natin dito ay yung binanggit niyang ang ulo di umano ng tukhang ay si VP Sara. Ang daming isiniwalat itong si Arturo Las Cañas na idinadawit ang dating Pangulong Duterte, si VP Sara, si Senator Bato, pati na nga itong si Representative Paolo Duterte. At hindi na nakawala si Pastor Kibuloy bilang mga drug lords at utak sa tukhang. Pati na yung pagbili-bili ng mga gamit, yung mga baril, mga bala, at iba pang mga armamento. Binibili nga daw ito ni Pastor Kibuloy mula sa ibang bansa para kay dating Pangulong Duterte. Sino nga ba itong si Las Cañas? Siya ay isa sa mga nagsilbi bilang pulis sa Davao sa loob ng 3 dekada. At isa nga daw siya sa orihinal na miyembro ng Duterte Death Squad. Kilala ito na Davao Death Squad noong 1988 hanggang 1989. At alam daw niya ang lawak ng pagkakasangkot ng mga Duterte sa di umanong patayan sa Davao. Na siya rin daw pinairal sa buong bansa nang siya ay naging presidente na. Sa video na ito ay isinasangkot niya si VP Sara sa tukhang. At siya pa nga daw ang totoong nakaisip nito at ipinasa na lamang kay Senator Bato na nagsilbi bilang City Director ng Davao City Police mula 2012 hanggang 2013 kung saan ang mayor ng Davao City ay si VP Sara. At siya rin ay naging PNP Chief noong 2016 to 2018 kung saan ang Pangulo ay si Rodrigo Duterte. Naging active police officer itong si Las Cañas simula April 1982 at nagsilbi nga siya sa ilalim ng pamumuno ng dating Mayor Rodrigo Duterte noong 1989. Ang grupo kung saan siya na-assign ay tinatawag na Anti-Crime Task Force at Heinous Crime Task Group kung saan mga miyembro ang siyang nagsusupervise o kaya naman ang nagsasagawa mismo ng pagpatay. Katulad ng sinabi natin, ang video na ito ay pinaparatangan niya si VP Sara bilang utak ng tukhang. Pero ang mga sinasabi niya rito ay mananatiling walang saysay para sa akin hangga't hindi na ipapakita ang sapat na ebidensya o maipakita ang kredibilidad niya sa pagtitestigo laban kay VP Sara. Malalaman lang natin ito kapag nagkaroon na talaga ng formal na hearing kung saan siya ay mako-cross-examine. Dahil kapag ngayon, nagsasalita siya, makukonsider siya as self-serving. Dahil hindi pa siya natatanong nung kanya mga inaakusahan. Of course, yung kanya inaakusahan
ay magkakaroon din ito ng representasyon kung saan siya ay tatanungin, iko-cross-examine para malaman yung credibility niya as a witness. Ang problema nga lamang, kung hindi makikipag-cooperate yung mga taong inaakusahan, kapag hindi sila nakipag-cooperate at hindi sila sumali sa investigasyong ito, masasabi na na-waive nila o pinawalang saysay nila ang kanilang karapatan upang matanong ang mga testigo na ito, katulad nga ni Arturo Las Cañas. Nung una ay nadidinig nga natin, nakasama nga daw sa nirereklamo itong si VP Sara nung panahon na siya ay mayor. Siyempre nagtataka tayo, bakit? Ba't siya nakasama? Dahil hindi nga talaga natin nadidinig yung pangalan niya bilang kasama sa operasyon ng Tokhang. Yan nga rin ang sinabi niya dahil wala nga daw rin siya nadidinig na ang pangalan niya ay isinasangkot. Pero yun pala, ang katanungan natin kung bakit siya isinasama ay itong revelasyon na sinasabi nga ni Arturo Las Cañas na siya ang utak sa likod ng Tokhang. Pero katulad ng sinabi natin, ito ay mananatiling self-serving statement hanggang sa mga oras na ito. Pero kung titignan natin, base naman sa report ng Human Rights Watch na isinagawa noong April 6, 2009 na may titulong You Can Die Anytime, Death Squad Killings in Mindanao. Marami daw talaga ayon sa record ang pinapatay sa nasabing lungsod ng Davao. Dalawa noong 1998, pero ito ay umakyat sa 98 killings noong 2003 at naging 124 killings noong 2008. At noong 2009 ay nagkaroon na rin ng 33 killings. Ang ipinagtataka rito, ayon sa report, hindi pagtugon kaagad ng miyembro ng PNP para ito ay maimbestigahan. Ang sabi sa report, the consistent failure of the PNP to seriously investigate apparent targeted killings is striking. Kumbaga, nakakapagtaka, nakakapaghinala, kakaiba na ang mga pulis rito sa Davao City ay hindi ganoon kaseryoso para imbestigahan yung patuloy na patayan sa Davao City. Ang isa pa sa pinagtataka nila ay bakit daw itong mga miyembro ng PNP ay hindi kinukolekta yung mga kailangang ebidensya sa nasabing lugar kung saan nangyari yung patayan. Hindi daw kinukolekta yung mga bullet casing, hindi rin nakikipag-usap o nagtatanong di umano sa mga testigo, kundi pinipilit nila yung mga pamilya ng biktima na magturo kung sino yung killer. So pakinggan natin ngayon kung ano ang salaysay ni Arturo Las Cañas laban kay VP Sara. Pre-trial investigation sa akin dito sa kinalagyan ko ngayon noong February, kung hindi ko nagkamali, 2022, 6 days pre-trial investigation sa akin, sinabi ko po ito lahat. Bakit ngayon lang ulit kayo lumabas? Mukhang marami pong magugulat, siyempre, parang nawala kayo tapos lumabas ulit kayo. Bakit po? Ano pong reason? Siyempre, una-una wala na sa akin ngayon. At pangalawa, naging witness na ako sa kanyang kaso sa Crimes Against Humanity sa ICC. So, kailangan na magbatapang ako na lalabas at kahamunin ko talaga itong halimaw ng Davao. Kung sino sa amin ang nagsasabi ng totoo. Hello, magandang umaga po. Mr. Las Cañas, naririnig niyo po ba ako? Yes, ma'am. Good morning po. Good morning po. Salima Refran ng GMA Integrated News. Sir, pwede niyo po bang pakiulit? Ano po specifically yung partisipasyon ni Vice President Sara Duterte dito po sa mga ginagawa niyo? Sabi niyo siya yung nagcraft ng tokhang, pero alam ba niya yung mga nangyayari? Alam ba niya na may patayan? Ano po yung kumbaga main participation niya sa lahat ng ito? Yes po. Hindi lang niya alam na yung ginagawa ng kanyang tatay na drug war, bogus drug war. Nag-imbento talaga siya ng bagong trademark ng extrajudicial killings in the name of Tokhang. At dito, pinayagan niya si Police Colonel Ronald Batu de la Rosa na i-impose ito sa Davao City. Ang dami pong namamatay dito, ang dami namimissing. Nag-imbestigar ba si Sara Duterte? Wala. Nag-imbestigar ba ang Davao City Council? Wala. Nag-imbestigar ba ang Commission on Human Rights? Wala. Hawak nila lahat itong si Vice Mayor Tabaluslos. Ito ang Tabaluslos talaga ng totoo. At harapin ko ito na gusto. Kasi totoo ang hawak ko. Hi, good morning po. Kathleen po from Philippine Daily Inquirer. Hi, sir. I just wanted to ask po, if may idea po kayo, kahit estimate po, ilan po naging EJK killings under VP Sara
Sara Duterte's leadership as Davao City Mayor para lang po malaman natin yung scale ng killings during her time po na mention niyo po, sir. Yes. Hindi ko po isa-isa ito mabilang, pero under my own estimation, yung mga nabdak ng heinous crime investigation section double death squad at yung ibang mga death squad ng mga station during the time kay Mayor Sara Duterte na pinairan niya itong Oplantukhang. Sa laon quarry lang po, sa estimation ko lang, meron pong mga more or less 3,000. Pero ang total damage o napatay sa Davao City, yung nakita at saka yung missing, more or less 10,000 separate from Metro Manila. May nag-imbestigar ba dito? Wala. Nag-imbestigar ba yan? Si Vice President Tambalosilo, Sara? No. Kaya ito, challenge ko sa kanya. Tumayo ka, magharap tayo, kung saan mo gusto mag-debate tayo online or what. Patutunayan ko ang mga akusasyon ko sa inyong mag-ama ng mga gangster at mga mafia kayo. Sir, nabanggit nyo na rin po yung mga implicated na mga big persons dito, nabanggit nyo na sila affidavit nyo, nabanggit nyo rin po si Vice President Sara Duterte. Is there any chance, sir, na pwede nyo ma-divulge sa amin kung gaano po yung extent ng involvement or possible involvement po ni Senator Bongo bilang aid po at talagang kanang kamay po ni President Duterte from the Davao Death Squad killings to the drug war, sir? Well, si Bongo po ang nag-provide sa amin ng mga personal information data ng Land Transportation Office sa mga target personalities na pinapapatay ni Mayor Rodrigo Duterte at binababa ito kay Speaker Posani at kay Bongo. Para for sure na ang mga death squad katulad ng grupo namin sa Heinous Crime Investigation Section Davao Death Squad na makuha talaga namin ang target is kumukuha si Bongo ng personal identification data dito kay Mr. De Guzman ng Land Transportation Office of Davao City. Ito kompleto po sa detalye kung saan nakatira ang target, anong sasakyan ang gamit niya, at anong kulay ang sasakyan. So matagal namin ito po ang ginagawa nung start ng double death squad, kaya maraming casualty. Isa dito pangalan po na binigay sa akin ni Bongo latest lang, yung pagpatay kay Christopher Yu. At meron pa isa na anak siya ng isang engineer na may-ari ng security agency sa Davao City na si Bongo rin ang nagpapatay. Nagbigay siya ng personal information data sa target na tao na ito at napatay ito ng Davao Death Squad. Yan ang papel ni Bongo at dapat malaman ito ng taong bayan na wala na po tayong privacy. Kung ano ang target ni Mayor Duterte ng kanyang mga alipores na ipapatay, patay po kayo kung manatili kayong magpaluko sa mga halimaw na ito ng Davao City. Ito po ang katotohanan at dapat nila akong harapin at sagutin. Yan po ang totoo. Sir, yun nga po. Ano po yung naging reaksyon ng mga taga-ICC nung inilahad niyo po ang lahat ng ito? Satisfied naman po ba sila dun sa mga binigay ninyo mga dokumento at testimonya? Tapos may follow-up po pagkatapos po nito. Okay. Satisfied po sila si Alistair, si Attorney Rubin ng Office of the Prosecutor, pati yung lawyer na nag-represent kay Mayor Duterte na appointed counsel ng International Criminal Court Office of the Prosecutor. Kasi hindi po magiging valid yun o legal ang pre-trial investigation na ginawa nila sa akin kung hindi siya represented ng kanyang counsel. Kaya nakapoment ang Office of the Prosecutor ng lawyer, hindi ko lang kilala kung sino, pero alam ko na satisfied sila. Wala siyang question sa akin at saka pinapirma ako sa lahat ng mga sinubmit ko ng mga handwritten, affidavit, registration at sa mga facts na sinabi ko na naka-audio at naka-video na part ito as exhibit. Hindi pa nila sinabi na part ito as evidence. Saka nila ito ma-declare as evidence ng pre-trial chamber kung may nahuli na sa kanila at makaharap na sila ng trial. So kampante po ako dito na mayroon tayong maganda ang pre-trial na ginawa ko sa akin last year. Thank you po. Sir, tanong lang din po namin. Clarify ko lang din, sir. Clarification lang po from my other question earlier. So masasabi po natin na ginagamit po ni Bongo influence sa Davao and then ni Mayor, may basbas po ni Mayor, I mean, obvious po na meron pong basbas ni Mayor Duterte yun. So in other words, po ginagamit nila yung position nila to get those information from LTO and then gamitin yes. po for ano? Yes, in fact, yung si E.D. De Guzman, ginawa niya ngayong regional director ng Central Luzon. Ordinary lang yan na employee ng Land Transportation Office. Kaya I have the very confidential access sa mga confidential records ng mga tao kung sino yung kumukuha ng mga lisensya at nalagay sila sa death list ni Mayor Rodrigo Duterte. Kadalasan po sa kanila, patay. Isa yun, si Mr. Opsimar. Latest yun na binigar ni Bongo sa team ko. At napatay na baril ni Medina si Mr. Opsimar dahil nasundan namin ang kanyang sasakyan at alam namin kung saan siya tumitira.
Sir, ano po, any plans po, ano pong future plans po natin? May balak po ba tayong bumalik sa Pilipinas in case masisecure po tayo ng government o ng whoever entity? And if ever po ba na magkakaroon ng local trial, if ever po, aside from the ICC, willing din po ba kayo mag-testify against President Duterte? That's all. Thank you, sir. Yes, I'm very much willing. Anywhere. Kung saan niya gusto, hinahamon ko. Matagal ko na siyang hinahamon eh. Magharap kayo ng harapan. Kung tunay ka na lalaki, gong, kung hindi ka gonggong, kumarap ka sa akin. Patunayan mo, nung nagsabi ko ng katotohanan, niluloko mo ng Pilipino. Anong ginawa mo? Drug war, anong drug war? Ikaw ang drug lord. So harapin mo ako. Ito ang pinaka-challenge ko sa iyo, Gong. Sir, ngayon pong nakakapagsalita na kayo ulit, tapos na po yung termino ni Pangulong Duterte sa Malacanang, ano naman po yung panawagan nyo sa bagong nakaupo sa Malacanang na si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos? Well, panawagan ko so po sa Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na mag-ingat po at huwag po magkumpiyansa talaga sa halimaw ng labaw na si Rodrigo Roa Duterte at yan, allegedly Vice President Sara Tambaloslos Duterte. Sa ngayon, lalo na nung naganap ang Davao Prayer Rally nitong linggo, January 28, 2024, maraming naging akusasyon ang dating Pangulong Duterte. Isa ba ito sa dapat na pag-ingatan ni PBBM? Maituturing ba na itong pagbibintang o pag-aakusa kay PBBM ay isa sa mga dapat pag-ingatan ng Pangulo? Mga traitor po itong mga ito at hinahamon po at hinahamon po sila palagi. Lumabas ka, magsalita ka, harapin mo ang kaso sa International Criminal Court. Kung totoo kayo na para kayo sa taong bayan ng Davao City. At panawagan ko kay Ferdinand Marcos Jr., huwag magtiwala talaga itong gonggong na si Rodrigo Roa Duterte. Try all ito. Yeah. Sir, meron po ba kayo paalam doon sa guns ni President Duterte? Kasi nakakuha po kami ng, may mga sources po kami na nakausap na nagsabi na meron siyang mga guns na around 300 and we wrote about it. Meron po ba kayong recollection doon sa gun collection niya when you were still working for him? Thank you, sir. Yes, ang gun collection ni Mayor Duterte during my time. More than 1,000, hindi 300. Sinimbalin lang yan. At saka ang mga nagbibigay sa kanya ng mga imported guns. Igaling po ito kay Kibuloy. Kung magbiyahe si Kibuloy, dala yung aeroplano ni Duterte sa Amerika, nagdala yan ng mga spare parts, silencer, mga bala, ano pa yan, mga parts. Actually yan si Kibuloy, front lang yan ng halimaw ng Davao. Well, number one, sa mga tao na yung Davao City, nandilindang lang kayo at sa Bisaya pa, gisugba lang, giluto lang mo sa sarili ninyong mantika. Ayaw mo paniwala ano yung mga Duterte. Lalo pa yung gago na yan. Yung bigong Duterte na yan, minaldas ang pera ng taong bayan sa Davao City. Kasama ang kanyang mga anak. Yan si Sara, si Pulong, wala yan. Pulong Gonggong yan. Baste, wala yan. Adik, naging mayor pa. So tumayo kayo. Huwag kayong matakot. Labanan natin ang mga ito. Tulungan natin ang mga matitinong leader ng bansa natin. Katulad ni Ferdinand Marcos Jr. Inaapi-api na niya, bilo mo, pababae mo sa pisto, si President. Tapos siya si Bilian, drug lord pa. At pinalabas mo niya sarili niya na malinis siya. Hindi ka malinis mo. Magharap tayo. At saka wala namang malinis pamilya mo. Sino bang malinis pamilya mo? Lahat kayo, kung tim na kayo. Yan ang katotohanan. At hindi ako atras. Ang panawagan ko sa taong bayan, lalaban po tayo. Makinig tayo sa anong mga katotohanan, anong nangyari. Sino yung mga pinagpapatay? Ang daming namatay, nalibing sa mga masigilin, nalabay, natapon sa Samuel Island, walang mustisya po. Huwag po natin hayaan itong malaig itong demonyo at halimaw na ito na gusto na lang niya sarili niya, ipertitit niya sarili, na pong evil siya. Ngayon, isipalit ko na yung Mindanao para gawin niya sa buong laboratory na naman ang buong Mindanao at mag-export na naman yan doon sa Malaysia, Indonesia, Brunei. Dapat malaman niya ng mga neighboring countries. Panalabanan itong the rising public Escobar ng Davao City. Yan na po. Thank you po. God bless sa lahat. Mga kababayan, Assalamualaikum. Ayon sa isang nagpakilalang testigo, may kinalaman umano ako sa Oplantukhang, sa Davao Death Squad, at sa mga insidente ng pagpatay o extrajudicial killing sa Davao. Bago ang script na ito, sa mga taon na nagsilbi ako bilang Vice Mayor at Mayor ng Davao City, niminsan ay hindi naugnay ang aking pangalan sa isyong ito. Bigla na lang nagkaroon ng testigo laban sa akin nang mahalal ako na Vice President.
at kabilang na nga ako ngayon sa mga akusado sa International Criminal Court. Maliban sa tiyempo, malinaw na sadyang pinilit lang na maidugtong ang pangalan ko sa isyong ito para ako maging akusado sa ICC. Ang pagpupumilit ng ICC na pakialaman ang ating hudikatura ay panghihimasok sa ating soberanya. Paglapasangan ito sa dignidad ng mga Pilipino at sa karangalan ng Pilipinas. Wala na itong debate sa testigo at mga tao na nakapalikod sa kanya. Mag-file kayo ng kasong murder laban sa akin dito sa Pilipinas. The International Criminal Court has given its chief prosecutor the green light to continue the probe into the Philippines drug war launched under former President Rodrigo Duterte, are slapping down Manila's appeal to stop this investigation. Mr. Duterte responding to that decision, saying only the Philippine courts can try any crime committed in the country. CNA's Buena Bano reports from Manila. Celebratory applause from the surviving kin of just some of the thousands of slain drug war victims as they learned through a live stream viewing the decision of the International Criminal Court or ICC Appeals Chamber junking the Philippine government's appeal brief to stop the preliminary investigation by ICC prosecutor Karim Khan into alleged crimes against humanity in relation to the drug war killings under former Philippine President Rodrigo Duterte. Now then, sobrang parang sampun ako, parang hindi yata, pamilyo yata kami. Sabi ko ganun. Kaya hinawakan ko yung kamay ng aking katabi. Sabi ko, sige lang, dasal lang tayo, dasal lang tayo ng dasal. The narrative coming from the Philippine Justice Department is two-pronged. And number one, that there is supposedly a political agenda behind the investigation, to which rights groups say that the ICC is a neutral accountability mechanism and not a political body. Number two, that the investigation is supposedly undermining Philippine sovereignty in terms of addressing these drug war killings. But in this decision, the appeals chamber said there is no legal error in authorizing the probe. Now, as ICC prosecutor Karim Khan's office continues with the probe, the challenge is how it could effectively send missions to aid in the probe to the Philippines, as those missions rely heavily on the cooperation of the state party involved. Another challenge is securing the safety of witnesses involved. Itinanggi na ito ni VP Sara at saka ni Senator Bato de la Rosa. Pero siyempre abangan pa rin natin kung ano maaaring susunod na mangyayari patungkol dito dahil nga ito ay may kinalaman na sa pag-iimbestiga ng ICC. Hanggang sa muli, magkita at magkarinigan tayo. Ako po si Atty. Claire Castro, nagpapaalalang huwag tulugan ang inyong karapatan. Sa sarili mo, what you do in this world binds you. Iyo yan. Huwag mong sisihin ang ibang tao kasi sarili mong utak at katawan yan. Nung ako'y mayor, pinakitaan ako ng evidence ng PDEA. Doon sa listahan, nandoon yung pangalan mo. Ayaw kong sabihin yan kasi magkaibigan tayo. Kung hindi magkaibigan, magkakilala. Ikaw, pumapasok kayo ng alanganin. Mr. President, baka susunod ka sa dinaanan ng tatay mo. Diyan ako takot. Ayaw ko mangyari sa iyo yan. Pabor lang ako namang nagmamakaawa kasi it will divide the nation at madugo itong panahon na ito. Alam mo, Mr. President, sabihin ko maya sa tao kung ano ka. Bongbong bangag yan. That's why
sinasabi ko na sa inyo ngayon, si Bongbong Marcos bangag noon, ngayong presidente na, bangag natin ang presidente. Kayong mga military, alam ninyo yan. Lalo na yung nasa Malacañan. Alam ninyo. The armed forces of the Philippines, alam ninyo. May drug addict tayo na presidente, putang inang yan. Ayun ang... Sa prayer rally ni dating Pangulong Duterte nito lamang linggo, January 28, 2024, walang alinlangang inakusahan ni dating Pangulong Duterte si PBBM na gumagamit di umano ng bawal na droga. Bangag noon, bangag ngayon. Nabanggit niya rin na may ipinakita sa kanyang ebidensya ang PIDEA nung siya ay mayor pa. At naroon nga daw ang pangalan ng Pangulo sa watch list. Pero itong paratang na ito ay mariing pinabulaanan ng PIDEA. Ayon sa PIDEA, naging mayor si dating Pangulong Duterte mula 1988 hanggang 1998, 2001 hanggang 2010, at saka 2013 hanggang 2016. At ang PIDEA ay naitatag lamang noong 2002. At noong aktibo na ang PIDEA ay naitatag rin ang National Drug Information System na siyang kumukuha at nag-iipon ng mga information galing sa law enforcement at intelligence agencies. At ayon sa records ng NDIS, mula 2002 hanggang ngayon ay hindi kailanman napasama ang pangalan ni PBBM sa watchlist. At kahit sa Interagency Drug Information ay nananatiling wala sa listahan ang pangalan ni PBBM. Ngayon pinasinungalingan ng PIDEA ang mga sinabing ito ni Pangulong Duterte. Sino naman kaya ang magtatanggol sa kanya at sasabihing joke lang ang mga sinabi nito? Abangan na lang natin kung ano pa ba ang susunod na mangyayari rito. Tandaan natin, ito ay ating bansa. Ipagdasal na lang natin na sana ay maging maayos ang mga pinuno natin at kung paano nila patatakbuhin ang ating bansa. Hanggang sa muli, magkita at magkarinigan tayo. Ako po sa Attorney Claire Castro, nagpapala lang, huwag tulugan ang inyong karapatan. Sana'y lumabas na talaga ang katotohanan at nang makita at malaman kung sino ba talaga ang siyang nagsasabi ng totoo at nagsisilbi sa bayan. At sa pagkaalam nga na ito ay makikita rin kung ano nga ang tunay na naganap sa Davao at ganon na rin sa ating bansa. Marami pa rin talaga ang nakatagong lihim na nagaganap sa gobyerno at paunti-unti nga ay lumalabas na ang katotohanan at baho ng mga pulpolitiko na ito. At hanggang dito na lamang ang ating video. Kayo netizens, ano ang masasabi ninyo? Sa problema ng bansang ito at maraming tago at lihim na nauungkat ngayon. At sa ating manonood, huwag kakalimutang mag-like, mag-share at kung bago ka lamang, mag-subscribe na!